individual naman kasi ang dealing ng Panginoon, tsaka syempre, he is full of wisdom. So, kung ganun niya ginawa yun, babigyan ko lang kayo ng sample, ha? No. Sino ang pangunahan nating sample? Mismong si Apostle Pablo. Tingnan mo, ha? Si Apostle Pablo, hindi siya Kristiyano. Therefore, hindi siya converted. Pero, mismo ang Panginoon sa Kristo, na nagpakita sa kanya, di ba doon lang siya na-convert? At kako-convert lang sa kanya, binigyan na siya ng mission. Di ba? Ginawa na agad siyang apostle. So, ano yun? Sa regulation. Labas yun sa regulation. So, at saka mas matindi, pinakamatindi talaga yung kanya. Kasi, nandun siya sa point na kinukuha niya, di ba? Yung mga Kristiyano, pinukulo hanggang sa pinapatay pa nga ang mga iba. At pinapersecute. Eh, walang mag-iisip ng mga ika nga yung mga churches na tatanggap sa kanya, di ba? Hindi siya tatanggapin. Talagang siya ay walang-wala sa requirement para sa pagtawag ng Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng ang Panginoon, alba, tayo ay masyadong stricto ba? Oo. Hindi pwedeng maging stricto. Kasi kapag nangyari na isa inailagay na nakita naman natin, parang merong loopholes dun sa qualification. Pero bakit siya nalagay dun? Eh kung nalagay siya doon, kalooban ng Panginoon yun. Wala namang hindi nangyayari sa ayos sa kalooban ng Panginoon, di ba? So, sabihin, hindi tayo pwedeng magpaka-legalistic. Kahit na alam natin, no, ito sa Bible, nakasulat naman may letra for letra. Pero kasi, kung ano yung nangyayari, wala tayong regret sa nangyayari, at bilang tayo mga kabilang sa Reformed faith, tinatanggap natin yung doctrina ng God's decree. Everything is under God's decree. Eh, magiging issue kasi yan, issue po yan doon sa ang doctrina ay gano'n na ang visa ng bautismo ay nakasalalay sa administrator. Hindi kasi yun ang doctrina natin eh. Kaya nga tayo Baptist. So, kahit sino, pwedeng magbautismo at yung visa ng bautismo ay nandoon sa Panginoong Diyos at saka siyempre yung tao yung binautismuhan talaga bang siya ay kasi ang tao ay converted, regenerated, yun ang binabautismuhan dapat eh, no? Eh hindi naman natin alam yun. Ibig sabihin, hindi lang dun ang question ay yung nagbabautismo kasi kahit yung binabautismuhan questionable din kasi yung requirement na hinihingi ay hindi nakikita sa magkabilang side, di ba? Both. Pero, of course, sa atin nga, hindi nga issue yung kung sino yung nagbautismo kahit ba unconverted yung nagbautismo eh. Yung binautismuhan, ano yung kanyang kalalagayan? Doon nagiging valid yung at nagiging means of grace yung bautismo niya. So, in fact, ay kung maalala ninyo, meron niyang doktrina niya sa Bible sa 1 Corinthians 3 ba? Sa 1 Corinthians 3 nga dito. May mga, sabi sa verse 12, may magtatayo sa pundasyong ito naggagamit ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak at mamahaling bato. Mayroon namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo at dayami. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung itinayo ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito na may masusunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya, ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. So ito'y tumutukoy sa ministry. Yung minister at saka yung ministry. Pero kasi ang pinagtuyang pundasyon ng Panginoon sa Kristo. Kaya anuman ang kahinatnan, hindi natin malalaman this life, kundi sa kabila pa. Efektibo ba yung ministry niya? Kasi kahit nga sa pundasyon nga itinayo eh, yung ministry. Pero hindi pa rin sure kung yung magiging ano ba yun, valido ba yun, yung ministry na yun. So it's all about the ministry and yun nga, si, kung yung tao naman ay hindi converted pero nabigyan siya ng ministry ng Panginoon. Pero kasi as time goes by, magiging ano naman siya, magiging Kristiyano naman siya. So, yung dito kasi ang binibigyan ng diin, yung sa verse 6, ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi mahalaga ang nagtanim at ang nagdilig, kundi ang Diyos na siyang nagpatubo nito. So, walang kinalaman yung tao, yung halimbawa, yung pastor sa kanyang ano ginawa kasi yung ginawa niya ginamit lang na instrument ng Panginoon. Kung gamitin ng Panginoon na useful yung kanyang ministeryo eh nasa Panginoon 'yun. So kung hindi naman ganun talaga. Merong kasi ang events kasi magka-connect 'yan eh. So may kinalaman niya sa iba pang events. Hindi 'yan nakatuto ka lang doon sa kanya per se, kundi parang butterfly effect ba na may mga nakaugnayan diyan, no? Kung bakit nangyari 'yun. Hindi ito simpleng ganun lang 'yun. Merong mabuting nakaugnay doon sa masamang, sa tingin natin ay masamang pangyayari or hindi akma na pangyayari. Meron yung may kaugnayan yun sa maganda o mabuting layunin ng Panginoon. Hindi man doon sa tao na yun. So,
Kita ko lang na, tapos ko lang kasi po siya. So, ibig sabihin ko, yung ministry yung ginagawa ng unconverted ay ministry pa rin ang nanggagaling sa Panginoon? Oh, ministry ng Panginoon kasi ang Diyos ang kumikilos eh. Pero di ba si Apostle Paul ko, bago niya ginawang apostle ay tinawag niya muna, converted na siya. Oh. So, ibig sabihin po, yung mga unconverted pastors and ministers ay ministeryo yun ng Panginoon. Ministeryo ng Panginoon, di naman kanya yun eh. So, gumagamit ang Panginoon ng mga unconverted. Oh, eh, ginamit nga yung asno, di ba? Yung asno, pinapagsalita ng Diyos para ituro doon kay Balaam. Ituro kay Balaam ang katotohanan na siya ay hinahadlangan ng anghel para hindi siya magpunta, di ba? Kay Balak ba yata, no? So, ginamit yun na makapagpahayag ng katotohanan. Yung hindi naman nagsasalita at saka wala namang utak ng tao. May sinabi rito sa Philippians chapter 1, sa verse 15, patuloy, sabi rito, totoong may ilan dyan na nangangaral tungkol kay Kristo dahil nainggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmahal at alam lang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong nainggit ay hindi tapat sa pangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nila na lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipapangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila at patuloy ako magagalaw. So makita mo rito na so yung mga nangangaral sa Panginoon sa Kristo eh hindi rin maganda ang layunin. So baka pwede mo nga sabihin baka hindi mga converted to mga to. Diba? Dahil ba't sila mangangaral ng ganun? Kung converted sila, hindi sila mangangaral ng sama-samang layunin, di ba? So, I believe na hindi ito mga converted, itong mga mangaral na ito. Pero in-honor niya po Saul Paul. As long as sabi doon, as long as pinapangaral si Kristo. Habang pinapangaral si Kristo. So, kaya nga yung mahirap nga maabot talaga yung karunungan ng Panginoon. Tsaka, maski ang Panginoon din, di ba, nagsabi na your thoughts are not my thoughts. Kaya, tayo kasi, meron tayong nakasanayan o meron tayong alam na tama, di ba, yun ang pinanghahawakan natin. Pero kasi, hindi dapat i-apply yun sa Panginoong Diyos eh. Sa kapwa-tao, i-apply natin yun. No, kung ano yung tama, diba? Kung ano yung appropriate, yun ang ating isagawa, yun ang ating ano. Pero kapag ang Diyos, ang wala naman siyang diniktahan na iba, wala naman siyang sinangguni, hindi niya sinangguni iglesia, hindi naman sinangguni ng Panginoong Diyos ang iglesia nung tawagan si Paul, diba? Eh, labas tayo doon kasi pagkilos niya yun eh. And kahit sa may pangyayari din na parang sabi natin na angat doon sa dapat, meron din pangyayari sa dito sa yung mga propeta, hindi sinabing false prophet yan, di ba? Mga propeta yan. Pinadalhan ng Panginoon ng lying spirit para magsinungaling kay Ahab. At kahit si Micaiah, hindi naman din siya nagsabi ng totoo. Pero alam niya ang totoo. Sinunod niya yung mga kapwa niya propeta na gano'n na sabihin na magtatagumpay si Haring Ahab sa labanan. So, anong point natin dyan? Eh, wala tayong magawa kasi ang Panginoong Diyos ang may gusto nun eh. Hindi natin siya pwedeng patawan ng reproach, di ba? He's above reproach eh. Siyang gumagawa ng batas. Wala naman siya sa ilalim ng batas eh. Sa ibabaw siya ng batas eh. So, hindi natin, yung mga regulations, yung mga batas, hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos doon. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.